Hey guys, welcome to my channel. Ngayong araw guys, mag-refer tayo ng Epson L120. Tara, samahan niyo ako. Una natin gagawin guys is syempre i-open natin tong printer. I-check natin kung ano talaga yung sira niya. Okay naman siya, magana naman ang mga motor niya. Lalim. Umaanda rin yung ano niya, cartridge niya. Duyog din yung cartridge. May ikot rin yung ruler niya. Wala namang masyadong problema. Hintay-hintay lang muna tayo, nag-initialize pa ang printer. Yun, nag-standby na nga yung power light niya. Indicate na yan na pwede siya mag-print or ready na siya mag-print. Meron ding cases guys na pag magpiprint ka, tsaka pala lalabas yung error niya. So, magprint tayo. Isaksak nga pala muna natin itong USB to printer na part. Driver muna tayo. Check natin kung meron tayo driver. Punta tayo sa control panel. View device printer. Yun, meron tayo 120. Yun siya, driver niyan. Double check natin kung ano ba? Talagang driver siya kasi ang Windows din nagpo-provide siya ng driver. Although hindi kompleto na driver. Punta tayo sa my preferences. Yan. Yun yung sinasabi ko na driver na hindi kompleto. So, kailangan natin mag-install. Okay. Punta lang tayo sa my Google. Tayo sa Epson L120 driver. Ito. Pinang natin ito. Yan. Epson L120. Tayo lang tayo konti. Yun, papapiliin ka kung ano yung OS na gamit mo sa computer mo. Gamit ko kasi Windows 10 64. Ito tayo dyan. Yun. Nandot lang tayo sa drivers. Ito na pala yan. Open lang natin to para mag-run. Yes. Okay. Okay.
maglagay tayo ng bond paper para sa pag-testing natin. Nag-ready rin tayo ng screws kung sakaling meron siyang sira. Ito yung screw. Yun, printer driver is completely successful. Okay na tayo dyan. X ka sa akin. Control panel view device printer, double check natin ang driver kung full driver na ba. Preferences, yan ang sinasabi ko sa device. Meron siyang preferences settings. Pwede ka dito mag maintenance, hassle check, mild cleaning, printed alignment, power in flashing. Yan. Yan sinasabi ko. So mag test print tayo. X natin to. Dito tayo test yun nga guys, nag-error na talaga siya. Ang nakalagay dito sa computer, paper jam. So, ang i-error is paper jam. Galit muna natin to. Pick up natin. Galit natin to. Tsaka ang power. Purihan natin, buksan natin to, isa symbol o kung ano bang tawag nyo. Kung mag-i-refer nga pala kayo ng N120 guys, tanongin nyo yung may-ari kung wala na bang warranty. Kasi kapag ka-warranty pa, pwede naman trabahoin, trabahoon ng binilan niya. Wala pang bayad, libre lang. Yan ang tignan nyo guys, oh, masyado na madumi. Ayan yung dahilan kung bakit hindi makapasok ang pin dito.
yan, kita yun, napakadumi. Ang gagawin lang natin yan, lilinisin lang natin yan. Tapos, mag-testing tayo ulit. Yun guys, ang dumi-dumi niya guys. Yun, nalinis ko na. Yan. Hindi naman, wala na naman siguro para dito sa gabal, sa daanan ng papel. Yan. Madami siyang ano, dumi oh. Dumi niya guys. I-open lang natin to, tapos testing tayo ulit. Power cord. On. Kumain siya ng papel kasi sa computer natin meron siyang pending na imprint. Kasi nga nag-paper jam siya kanina kaya kumain siya ng papel ngayon. Ngayon, i-continue lang natin. Yun nga, lumabas na talaga yung totoo niyang sakit. Walang agi ang printer head. So, ang gagawin natin, mag-i-ink flashing tayo. Ito tayo, right click, properties. Okay. Right click, printer, properties. Preferences, maintenance, first testing muna natin itong heat cleaning kung okay ba siya, kasi meron pa tayo isa ka option dito na ink power flashing. Ang trabaho na itong heat cleaning guys, para kuha siya ng ink galing sa tank niya, ganun, kasi parang naubos na yung ink sa printer head. Hindi na makaabot ang ink sa printer head. Kaya ganun. Kailangan niya kumuha ng ink sa tanki. Testing tayo ulit guys. Lagi tayo ng band paper ulit yung kaninang nilagay natin. Babalik lang natin. Print nozzle check naman tayo. Wala pa rin color. Ang gagawin natin is wala pa rin color. Ang gagawin natin is check natin ang mga
cartridge niya. Tuklang natin to. Check natin ang cartridge. Nagtangke niya rin guys, wala na palang black. Yun. Ang color niya, konti na lang rin. So may possibility siguro na kulang na yung ink niya. Oh, wala na yung black sa cartridge niya. Tsaka ang yellow. Baka hindi na accurate ang yellow. Ang blue, cyan, magenta, yellow o black. Wala nang ink ang black. So hindi tayo makakabili ngayon kasi gabi na. Hintayin na lang yung part 2 at least na trabaho natin ang paper jam niya. Makain na siya ng papel. Ganun lang guys, mag-repair ng paper jam guys kung meron rambarado dito. Buksan nyo lang yan tapos kuhain nyo lang yung dumi kung ano yung nakaano sa kanya. Nakaharang sa naano ng papel. Meron din paper jam na ang board ang daot or ang sensor. Itong na-encounter natin guys, ano lang to ha. Dumadumi lang na daanan ng papel. May nakaharang. So yun lang muna guys. Gawa tayo ng part 2 bukas. Tapusin natin yung trabaho natin. Yun lang muna. Peace!